ang balita na ikay mawiwili, mga nagbabagang kamaho, mga buksi. So mga par, halos ilang linggo na nga na wala pang update sa next fight ng Angas ng Pinas, General Casimero. Matapos nito talunin ang tubong Aprika na si Pilipos Ngitomba, halos limang linggo na ang nakakalipas. Pero tuloy-tuloy pa rin mga idol ang insayo ni Alas dito sa atin sa Pinas. Hudyat na ito mga idol na malapit na ang kanyang pagbabalik sa Bakbakan. Subalit kanina lang nga po nagulantang tayong lahat nang sinabi ng WBC Super Bantamweight Mandatory Challenger na si Luis Neri na mapapalaban ito sa July 8 nitong taong kasalukuyan. At ang makakalaban niya dito mga idol ay isang Pinoy boxer. Pero ang ini-expect natin na si Cuadro Alas ang mapalad na napili ni Luis Neri na maging kalaban dahil pareho silang top boxer sa kanilang division. Eh hindi pala mga idol, mas pinili ni Luis Neri ang kapwa Pinoy natin na si Froilan Saludar para makalaban nito sa July 8. Bali si Saludar po mga idol, may magandang experience naman sa Bakbakan. Meron na itong 33 wins, may 6 na talo at 23 dito ay nakuha niya sa knockout. Bali pangalawang sabak pa lang ito ni Froilan mga idol sa super bantamweight dahil bantamweight talaga ang kanyang timbang. Bagamat kahit hindi pabiyasan na lumaban ang ating pambato sa 122 pounds, naniniwala tayo mga idol na gagawin nito ang lahat para i-upset ang Mexican fighter at agawin sa kanyang pagiging mandatory challenger nito. Bagamat hindi talaga may iwasan mga idol, nabatikusin pa rin ng mga Pinoy fans si Luis Neri. Halatang iniiwasan daw kasi ng dating kampiyon si Cuadro Alas sa Bakbakan. Marami daw magagandang options si Neri na lumaban sa mga top rated dito sa WBC, lalo na si Casimero na number 6 sa pwesto. Well, kumpara naman sa atin mga idol, eh hindi naman siguro duwag si Luis Neri na lumaban sa 3 division world champion. Talagang ginagamit lang nila ang kanilang utak sa laban. Sa ngayon kasi mga idol, nakapwesto na po si Luis Neri sa pagiging mandatory. Kumbaga bakit pa ito kukuha ng mabigat na laban kung siya na ang next in line para sa title fight? Alam natin mga idol, at syempre alam din ng kampo ng Meksikano na delikado kalaban si Cuadro Alas. Kaya hindi nila itataya ang kanilang pwesto sa laban na walang kasiguranduhan kung mananalo ba sila sa Bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po mag-angas si Shakur Stevenson kay Manny Pacquiao, nawawasakin lang daw nito si Pacman sa kanyang prime sakaling naglaban sila. Well, sa ngayon po mga idol, nalinawan na po tayo kung bakit sinabi ito ni Shakur ang ganitong bagay sa nag-leak kasi ng sparring video ni Shakur at Yordinis Ugas, ang huling fighter na nakatalo kay Manny Pacquiao. E makikita po natin sa footage mga idol na pinaglaruan lang po ni Shakur ang welterweight fighter sa sparring. Kaya hindi na tayo nagugulat mga idol na nagkaroon ng malaking tiwala si Shakur na durog sa kanya si Boss Manny sa Bakbakan. Subalit tandaan po natin mga idol na 42 years old na po si Pacman nang tinalo siya ni Yordinis Ugas. At hindi pa po nasaksihan ni Shakur Stevenson kung paano lumaban ang isang Manny Pacquiao sa kanyang prime sa Bakbakan. Ayan.